Minsan, kapag nagpalit tayo ng LED sa ating headlight, pag nagsisignalate kayo, para nagsisignalate din yung inyong headlight, parang gumaganito siya. Ano, sumasabay siya dun sa signal light. Or pag bumusi na kayo, nagkukurap din ang inyong headlight. So, ano ba yung gagawin natin para maiwasan natin yon at para maging stable yung ating headlight? So, welcome back mga katropa sa aking channel. Ako po si Katropa Allen. Hindi po ako eksperto sa pagmimekaniko at hindi rin po ako eksperto sa pag-wiring. Pero nais ko pong i-share sa inyo yung idea na pupulot ko araw-araw sa aking pagtatrabaho. Sa video na ito mga katropa, dalawang bagay ang dapat nating alamin. Una, alamin mo kung ano yung pinaka main supply ng iyong high and low switch. Pangalawa, dapat alam mo kung ano yung ground ng iyong motor. Ground mismo doon sa headlight. Okay? So maliwanag yan, alamin mo kung ano yung main supply. Ibig sabihin, siya yung nagsusupply doon sa low at sa high. Siya yung aalamin nyo. At pangalawa, yung ground mismo ng inyong headlight. Kung anong where yung ground ng inyong headlight. Itong video nito mga katropa ay applicable sa lahat ng motor. Basta alam nyo yung mga sinabi ko, yung main supply ng high and low at ground mismo ng iyong headlight para ma-apply mo sa iyong motor itong tutorial natin. Bago tayo pumunta sa ating video tutorial mga katropa, gusto ko lang sabihin sa inyo na magpapag-giveaway tayo kada video tutorial na ilalabas natin. Mamimigay tayo ng wire stripper. Ayan. Ayan yung ginagamit ko sa tuwing pagtatrabaho ko sa shop at kung mapapansin nyo sa lahat ng video ko, ayan ang ginagamit ko. Napakaganda niyan at napakadaling dukutin yung mga wire. Mamimigay tayo niyan mga tropa sa tuwing maglalabas tayo ng tutorial. Isang tutorial, isang wire stripper ang ipamimigay natin. So kung ikaw yung mapipili natin, sagot ko na yung padala, hihintay mo na lang doon sa inyo. So paano ba sumali mga katropa? Meron tayong dalawang mechanics. Una, mag-subscribe tayo kay Creative Mind PH. Andyan sa video description yung kanyang link para ma-subscribe niyo siya. Pangalawa mga katropa, i-comment niyo to sa comment section ng ating video ngayon. Itong words na ito, Katropa Allen Wire Stripper. Yan, kasi kailangan yung magic words na yan mga katropa. Kasi ang gagamitin natin sa ating parabol ay random comment picker gamit yung magic words na yan. So sa susunod na video tutorial natin, ipapakita ko sa inyo at sasabihin ko kung sino ang nabunot ng ating random picker. Ipapakita ko na rin sa inyo yung actual na pagpili ko para walang dayaan. Okay? So yun lang mga katropa, sana may matutunan kayo sa video na ito at ingat palagi sa pagwawiring. Buksan muna natin yung kanyang ilaw para makita nyo yung kanyang pagbiblink kapag nagsisignal light. So hindi lang sa pagsisignal light, pati na rin sa pagbubusina. Minsan pagbubusina kayo, gumagalaw din yung ilaw. Or kadalasan, pag nagsisignal light, gumagalaw yung ilaw para nang parang nagbiblinking yung ating headlight. Yan, kung nakikita nyo dito sa ating smash, nagbiblinking siya. So i-rib muna natin ng kaunti kasi medyo mababa yung mahina na yung battery ng customer. Kung mapapansin nyo, blinking yung ating signal light, gumagalaw din yung pinakailaw ng ating headlight. Or minsan, pag bubusina kayo, gumagalaw din. So, para maiwasan yan, gagamitan natin siya ng relay. Ano ba yung relay na gagamitin natin? Yung horn relay. Maaring 5-pin or maaring 4-pin. Walang problema kung 5-pin or 4-pin ang makukuha nyong relay. Ang importante, lalagyan natin siya ng relay. Itong tutorial na ito mga katropa ay applicable sa lahat ng motor. Okay? So yung smash, model lang natin yan. Okay, so ito yung ating relay. So gaya ng sinabi ko sa inyo, walang problema kung 4-pin or 5-pin ang makukuha nyong relay. Kasi sa relay, ang gagamitin lang natin dito, o ang lalagyan lang natin ng wire, itong gilid-gilid na to, yung apat na gilid. Kung 5-pin ang nakuha nyo, yung pinakagitna, hindi na rin natin yun gagamitin. So, hindi mahalaga kung 5-pin or 4-pin. Maliwanag yan. Ipapaliwanag ko muna para sa mga baguhan pa lang sa paggamit ng relay, kung para saan ba yung mga numero nito at ano bang ibig sabihin nito. Okay, sa number 85, ito yung ating trigger ng relay. Number 85. Okay? So, next natin itong number 30. Ito naman yung ating COM na tinatawag or common. Siya yung main supply sa buong relay. Yan. Yung number 86,
walang pinagkaiba sa 85, pareha silang trigger. Yung 85 at 86 ay trigger. Yung number 87 naman, ito yung ating NO o tinatawag nating normally open. Okay, kung 5 pin yung nakuha yung relay, so meron pang extra ditong isang pin o isang paang nakatayo, iyon yung ating 87A. Siya naman yung ating normally close or NC na tinatawag. So ayan yung ibig sabihin ng mga numero dito sa ating relay. So gaya ng sinabi ko sa inyo, yung 85 at 86 ay trigger. So walang problema dyan kung saan napunta yung negative at positive. Ang importante, mapasukan nyo ng 12 volts yung 85 at 86 para matrigger niya yung ating relay. So walang problema, hindi nyo na po problemahin kung mapupunta ba yung negative sa 85 at positive sa 86 or 86 ba ang positive at 85 yung ating negative. So walang problema. Kahit ang importante, mapasukan nyo ng 12 volts itong 85 at 86. Okay, so lalagyan muna natin ng wire to para ma-demo ko sa inyo kung paano lagyan ng relay yung ating headlight para iwas blinking. So ang lalagyan natin dito ng wire ay yung gilid-gilid lang. Kung 5 pin yung nakuha nyo, ibakantin nyo na yung gitna ng ating relay kasi hindi na natin gagamitin yung ating 5 pin or yung 87A. Okay, so hinanga muna natin to. At ito na ngayong ating relay. So ang hininga natin dito ay 85, 30, yung number 86 at yung number 87. Ayan. Yan lang yung mga dapat nating hinangan dito sa gagamitin nating relay. Okay, maliwanag yan. Yan lang yung apat na hihinangan natin. Okay, so tanggalin muna natin itong ating headlight ng customer. Alisin muna natin. Ayan, tanggalin muna natin yung socket niya. Okay. So, dito mga katropa, gaya ng sinabi ko sa inyo, yung mga dapat nyong alamin. Una, alamin nyo kung ano ba yung mains, ano ba yung socket ng inyong high and low sa inyong motor. Yung main supply na socket, ayan. Ito yung kanyang high and low. Dapat alam nyo kung anong socket ng inyong high and low. Pangalawa, dapat alam nyo yung socket ng inyong headlight, yung pinakasakit ng inyong headlight, okay? So ayan lang yung dalawang bagay bago kayo magsimulang maglagay ng relay, dapat alam niyo yung supply ng inyong high and low at yung sakit ng mismong headlight. Okay, so ito yung ating sakit ng headlight, ito. Ayan mo natin diyan. Ito yung kanyang pinakasakit, kung nakikita nyo, ayan, yung mismong sakit ng headlight natin. So, sa mismong socket ng headlight, meron tayong gagalawin dito. Ito yung kanyang wire. Iuro muna natin to para mas makita nyo. So, sa socket ng headlight, meron kayong makikita ang black na merong lining na white. Ito yung ground kapag Suzuki yung inyong ginagawa. Okay? Ayan yung ground niya. Black na merong lining na white. Tapos, meron tayong yellow wire. Ito yung kanyang high beam at yung white wire yung low beam. So ang gagalawin natin dito sa socket ng kanyang headlight, yung kanyang ground lamang. So ang gagawin natin dyan, puputulin natin yung ground ng kanyang headlight. So putulin natin. Medyo maprol na yung ating pamputol. Ayan. So naputol na natin yung ating ground ng headlight. Okay. So next na gagawin natin mga katropa ay dito naman tayo sa bandang sakit ng high and low. So gaya ng sinabi ko, alamin nyo yung pinakasakit o pinaka main supply ng inyong high and low. Okay, so alisin muna natin yung kanyang sakit dito. Yan. Tapos ito yung kanyang wire. Iuro muna natin to para lumitaw yung kanyang wire para mas makita nyo maigi. Okay, palagi nyo iisipin mga katropa na yung pinaka main supply ng ating high and low, palaging nasa gitna yung kanyang wire. Ito. Ayan yung main supply ng ating high tsaka low. Palaging nasa gitna siya. Ayan yung iisipin nyo. Kung ano yung nasa gitna na wire, ayan yung kanyang main supply. So ano bang gagawin natin dito sa
main supply o dito sa yellow na mayroong lining na white kung susuki yung motor nyo. Or kung hindi naman, alamin nyo yung pinaka main supply ng inyong high and low. Pag nahanap nyo na yung pinaka main supply ng inyong high and low, ang gagawin natin ay puputulin nyo rin yung pinaka main supply. So, putulin muna natin to. Kaya, importante, alam nyo muna kung anong main supply ng inyong high and low. Pag nakita nyo na, putulin nyo katulad nito. Okay, so ito yung ating relay. I-install na natin yung ating relay. So, dito sa relay, mga katropa, may makikita kayo ritong number 87 o yung pinaka normally open natin o tinatawag na NO. Yung number 87 ng relay, ilalagay nyo rito sa kaputol na wire, diba? Pinutol natin, ilalagay nyo rito sa bandang socket, papuntang socket ng ating high and low, yung ating number 87 ng relay. Yan. So, ilagay muna natin. Doon mismo, ha, mga katropa, pinutol natin yung main supply ng ating high and low, tapos yung relay natin, yung number 87, dito nyo ilagay mismo doon sa papuntang socket ng ating high and low. Okay? Doon nyo ilagay yung ating number 87. So, ilagay muna natin to. Yun lang yung dalawang bagay na dapat nyong malaman, mga katropa. Alamin ang pinaka main supply ng high and low at alamin yung pinakasakit ng inyong headlight para ma-install natin ng maayos yung relay at iwas blinking yung ating mga headlight. So, ayan na nga, mga katropa, yung ating number 87 ng relay. Inilagay natin dito sa main supply na papuntang high and low ng ating switch. Yan. Okay? So, next natin, itong ating number 86 ng relay. Saan ba natin ilalagay yung number 86 ng ating relay, mga katropa? Itong number 86, dito natin ilagay sa kaputol naman niya. Dito sa karugtong nung pinutol natin dito. Papuntang harness wire yan. Diyan nyo ilalagay yung ating number 86 ng relay. Yan. So, pinutol natin yung main supply. Siyempre, pag pinutol mo, magiging dalawa yung kaputol dyan. Isa doon sa socket ng high and low at isa doon sa papuntang harness. So, yung papuntang harness, doon natin ilalagay yung number 86 ng ating relay. So, dalawa na yung ating nilagay na wire. Yung number 87 doon sa papuntang socket ng high and low at yung number 86 naman natin sa kabilang pinagputulan naman natin. Yan, di ba? So, ganyan lang siya. Ayan yung ating number 86 ng relay. Okay? Napakadali lang, di ba? Ayan. Pinunta rito yung ating number 86 sa kabilang putol. Ayan yung kabilang putol. Diyan natin nilagay yung ating number 86 ng relay. At ito naman yung ating kabilang putol ay number 87. Papunta naman sa socket ng high and low. Tapos, i-organize na natin. Balutan natin ng electrical tape. Ayan. Tapos, isaulin na natin yung ating socket. Tapos na tayo dyan sa socket. Wala na tayong gagalawin dyan. Ayan. So, meron pa tayong dalawang wire dito sa ating relay. O, iyan muna natin. Ayusin muna natin. Okay. So, dito naman tayo sa mismong socket ng ating headlight. Kung makikita nyo kanina, pinutol natin yung ground. So, ang gagawin natin dito, yung ating number 85 ng relay, may kita nyo? Wap, yeah, yan. Ayan yung ating number 85 ng relay. Ito. Ayan, number 85. Yung ating trigger din. Ilalagay natin to doon sa pinutol natin na ground. Saan ba? Doon sa papuntang harness wire. Hindi doon sa socket, ha? Hindi doon sa papuntang socket ng headlight. So, hanapin yung kaputol na ground. Dito. Ito, ilagay nyo dyan yung ating number 85 ng ating relay. Dito, huwag yung ilalagay. Dito dapat papuntang harness wire. Okay? Diyan nyo ilalagay yung ating number 85 ng relay. So, maliwanag, number 85, ilalagay dito sa pinagputulan natin kanina ng ground na papuntang harness wire. Papasok sa loob ng harness wire. Hindi papunta sa headlight socket. Yan. Malinaw yan, ha?
Okay, so ilagay muna natin to. So mga katropa, ini-invite ko pala kayo na huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-follow at suportahan si Creative Mind PH. Andyan na rin sa video description mga katropa kung paano i-subscribe. At huwag niyong kalimutan mga katropa, mag-subscribe kayo kasi mamimigay tayo ng tools, magpapag-ibawi tayo ng tools. Pero ang mechanics dapat nakasuporta tayo sa Creative Mind PH. At mamimigay tayo ng ipamimigay natin yung pang-cutter o slicer na ginagamit ko, mamimigay tayo niyan tuwing video, tuwing maglalabas ako ng video, mamimigay tayo isa-isang peraso niyan. Okay, so ito na yung ating number 85 ng relay. Nilagay natin doon sa ground papuntang harness wire. Yan, ito yung ground papuntang headlight. Ayan yung ating number 85. Yan. So, good na tayo dyan sa number 85. Nilagay na natin sa ground. At ang natitira na lang sa atin ay yung number 30 o yung tinatawag nating common o yung pinaka main supply ng ating relay. Saan ba natin 'to ilalagay mga katropa? Itong number 30 ng relay, ipapagapang natin 'to hanggang doon sa battery. Ida-direct natin 'to sa battery. Okay? Ito yung ating number 30 ng relay, itong kulay pula, ilalagay natin doon sa pinaka-positive ng battery. Direct na, ipapagapag natin doon. Okay, next natin, syempre, meron pa tayong isang kaputol dito na ground, papuntang headlight socket natin. Ang gagawin natin dito ay, dudugtungan din natin to ng wire, ng medyo mahaba, dahil ipapagapag din natin to doon sa ground ng ating battery. Pinaka-ground ng battery mga katropa ha. Huwag doon sa body ground ng ating motor. Dapat direct tayo doon sa mismong ground ng ating battery. Okay? So, lagyan muna natin ng wire to, yung pinutol natin na ground dito na papuntang headlight socket. Dugtungan muna natin ng wire at ipapagapag natin doon sa hanggang sa battery natin. Okay? So, ayan yung ating ground. Focus muna natin. Ayan, yung papuntang ating headlight socket. Tapos, kaya mahaba ang inilagay ko kasi ipapagapang natin hanggang doon sa battery. So, dalawa yung ipapagapang natin mga katropa. Ano yung dalawa na yon? Una, itong ground. Pangalawa, itong number 30 ng relay. So, yung number 30 ng relay, doon sa ating positive ng battery. Ipapagapang natin hanggang positive ng battery. At yung ground ng ating pinaka-headlight socket, ipapagapang din natin at ilalagay natin doon sa negative naman ng ating battery. Ito yung ating number 30. Focus. Bibo. Talaga naman. Okay na yan. So, dalawa yung ipapagapang natin. Number 30, ito, ilalagay sa positive yung number 30 ng battery. Okay, positive yan. At ito naman yung ground ng ating mismong headlight socket. Ito, ilalagay sa negative mismo ng battery. Negative ng battery mga katropa, hindi body ground. Okay? So pagkatapos niyan, linisin natin 'to para ipagapang na natin. At ito na nga mga katropa, yung ating pinagapang na number 30 ng relay at yung ground ng ating headlight socket. So ito yung ating number 30 mga katropa, ilalagay natin 'to doon sa mismong positive ng ating battery. So maaari din kayong gumamit ng fuse or pwede rin hindi rin kayo gumamit ng fuse. Pero kung gusto nyo, mas maganda kung gumamit kayo ng fuse. Tapos ito naman yung ating black wire. Papunta naman to sa negative ng ating battery. Okay, subukan na natin. Iparevolution natin ng konti kasi medyo mainan na yung kanyang battery. Pero kung makikita nyo, nag-iba yung steady nung kanyang ilaw. Nag-iba. Pati yung liwanag ng ilaw niya, kung makikita mo sa actual, nag-iba rin yung liwanag ng ilaw. Naging purong maliwanag na siya. Pagkatapos niyan, hindi na siya nagbi-blinking. Kahit magbusina kayo, hindi na rin siya magbi-blink. Kasi nga, naka-relay na, yung inyong headlight. So, ganyan mga katropa, napakadali. Ganyang kadali lang ilagay o lagyan ng relay itong ating mga motor para iwas blinking kung kayo man na nagsisignal light or nagbubusina. Pero kahit naman hindi nyo lagyan ng relay yan mga katropa, kahit na nagbi-blinking siya, okay lang. Hindi naman masisira ang inyong ilaw. Pero kung medyo maselan o gusto nyo, kung ayaw nyo ng ganun, pwede nyo rin lagyan ng relay na katulad nito mga katropa. So yan lang mga katropa. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta. At
Ingat palagi sa pagwawiring, mga katropa. Maraming salamat. Sana magamit nyo sa inyong panghanap buhay itong ating tutorial.